God's Day to everyone po! Welcome na naman po sa ating daily prayer devotion. Kaka-excite po, alam nyo po nung binasa ko to, nagte-testimony po si Pastor Max Locado. Sabi niya, ang title po is, Put the Devil Behind You. Wow, parang may conviction yun pa. The power of putting the devil behind you. Ang verse po natin dito is yung Matthew 16, verse 23. Yung sabi ni Jesus Christ kay Peter nung time na sinasabi ni Jesus, yung binasa ko po sa Bible, ito yung time na sinasabi ni Jesus Christ na mamamatay siya, ganun ang mangyayari sa kanya. Sabi ni Peter sa kanya hindi mangyayari sa inyo yan. Sabi niya ng ganyan. Pero ang sabi ni Jesus kay Peter, get behind me, Satan. So doon po nakikita natin na kahit sino pwedeng gamitin ni Satan para hindi magawa o ma-fulfill yung gusto na will ni Lord na gawin natin sa ating buhay. Di po ba? Paano natin malalaman yun? Ito po may kwento si Pastor Max Locado. Alam ko yung mga kabalabalaghan, usong-uso lang sa Pilipinas. Kahit pala doon, merong dumating sa kanyang time na ganon. Sabi niya, may once na may opportunity siya to lead a group of 500 people sa Israel. Siguro nagtutour sila doon. One morning, we had a Bible study on the southern step of the Temple Mount. For my lesson, I choose the phrase John 3:16, yung for God so loved the world that He sent His only begotten Son, yun. At yun yung gustong-gusto niyang i-preach, talagang isasabihin niya yun. Pero, since we were sitting where Jesus stood, it seems only right to consider Jesus' claim that He was God's one and only Son. Kaya yun ang nasa ano niya na ipagmamalaki niya si Jesus Christ na si Jesus Christ is the Son of God, the one and only. A few minutes into the message, a mysterious voice began to mock my words. Hindi ko alam paano yun, pero sabi niya, it was high-pitched and eerie. Each time I said, one and only, it mimicked one and only. When I said the name Jesus, the voice heavily with an accent scoffered Jesus. May naririnig siyang parang nag-e-echo. The more I preached, the louder the voice parroted. For fear of conceding defeat of the odd force, I didn't stop. O ano daw po, pag mga ganyan ang ano, huwag kayong magsastop, huwag kayong matatakot. I prayed and proclaimed, Jesus is the supreme authority of this place. Any place and every place, which by the way includes any demons, servants of hell, and Satan himself. You are not welcome in this gathering. Sinabi niya daw yun in a loud voice, pre-proclaim niya yun. Hindi siya natatakot na sabihin yun kahit kay si Satan o mga minions ni Satan, servants of hell, etc. In the power of Jesus, you are not welcome here. The dissenting voice was suddenly silent. We completed the Bible lesson in peace. I later asked a tour guide if the culprit has been found. Akala niya may nagtutuya-tuya lang sa akin na paulit-ulit ginagaya-gaya ako. We tried, he told me, but we could not find him. The guide had no explanation. Pero si Pastor Max Locado, sabi niya, I do. May explanation siya. When the authority of Christ is proclaimed, the work of Satan must stop. Call on God, declare the name of Jesus, and put the devil behind you. O di ba ang ganda na binigay sa atin ni Lord yung power para mag-speak and proclaim that through Jesus Christ, hindi tayong kayang anuhin ng mga kalaban ng devil. Eh nung nagpe-pray po ako, naalala ko po yung siguro 2014 or ganun, in-encourage ako ni Teacher Grace ko, yung may-ari ng Aquashine, na halika Mayla, aral tayo ng precept. So meron kaming pastors si Pastor Wesley na pumupunta doon para magturo ng precept sa amin. Naalala ko yung napag-aralan namin tungkol kay Satan. Nasabi ni Pastor sa akin na
kapag ano, 'di ba kailangan kilalanin mo yung kalaban mo. Kasi mahirap na kalaban si Satan eh, dahil hindi mo siya nakikita. Oh, eh kung hindi mo kilala yung character ng kalaban mo, matatalo ka niya parati. So, wala lang, sabi siguro ni Lord, i-share ko yung natutunan ko noon pa. Tapos nawawala itong yung precept book na pinag-aaralan namin per book. Tapos nung ano na, nag-pray ako kay Lord, kung gusto niyong i-share ko yun, gustong-gusto kong i-share, pero alam ko na may natutunan ko yun about the characteristic of Satan at kung paano siya gagapiin, kung paano ang gagawin namin. Tapos, dinilid ako ni Lord, bumaba ako doon sa isang stock room. Tapos pagbukas ko, yun na kaagad. Kaya God really knows our heart and He knows kung ano yung gusto niyang pagawa sa atin. So, today, total, ilang minutes pa lang po tayo, madali lang po ito eh, pero napakahalaga pong makilala natin kung sino si Satan at paano siya naging Satan. So, ang una po is nasa Ezekiel 28, verse 11 to 19. If you have time, basahin niyo po yun. Makikita niyo. So, ang i-gis ko lang yung pinaka-ano po dito na pinag-aralan namin, napaka-bless ni Satan dahil sabi niya doon, he has a seal of perfection. Tapos, binigyan pa siya ng full wisdom ni God and perfect beauty. Kumbaga pogi, hindi ko alam kung ang angel ba lalaki o babae, hindi ko alam. Pero, basta, ang sabi niya dito sa Bible, hindi sa Bible mismo, sabi, beauty daw, hindi lang panlalaki, pambabae, hindi lang pambabae, panlalaki din. So, sinabi niya dito, siya daw ay ginawa with perfection, ginawa na full of wisdom. Kaya nga, di ba, noon, last week yata, yung natutunan natin na ang mga angels ay may discernment, may wisdom sila na binigay ang si God. Tapos, perfect beauty. Siyempre naman, si Lord pa, gagawa pa ba ng pangit yun? Tapos, sinabi niya pa dito na, he was covered with precious stone. Ibig sabihin, ganun ka ano si Lord sa kanilang mga detail, lahat ng ruby, ng sapphire, lahat na ng ano, may design siya. Tapos alam niyo po ba na si Satan is, sa verse 14, he is an anointed cherub. Sabi nila, sabi ni pastor sa amin nun, ang cherub is may apat na wings at two wings na pair. Kaya yun, bakit ganun? Siya daw isa siya sa nagko-cover sa mercy seats ni God kasi sobrang liwanag. Kaya yung isa kino-cover, yung isa nakaganyan sa kanya. Tapos, sinabi rin dito, they were created blameless. Yun talaga yung create ni Lord, eh, blameless. Pa kahit si Adam and Eve noon. Until unrighteousness was found in you. So, ano ba yung unrighteousness? Yun yung sumira talaga kung kay Lucifer. Lucifer, ang sabi nga dun, is light. Pero dahil dun sa unrighteousness na nagkaroon kay Lucifer, yun yung nag-cause ng pagiging, yung magkaroon siya ng kasalanan. Tapos, sinabi niya, dahil doon, by the abundance of your trade. Ang sabi ng abundance of your trade, dahil sa napakadami mong blessing. Kay Lucifer, ang dami blinis siya ni God na sobrang-sobra. Dahil sa abundance of his trade, sabi niya, you were internally filled with violence. Naging ano siya, violente na siya, parang, siyempre pagka ganun tayo, di ba, parang may pride na. And you sin. Tingnan nyo, kung minsan ang blessing talaga, iingatan po natin. Dahil pwede yung magbigay sa atin yan ng pride at mag-cause ng kasalanan sa ating buhay. Kaya, napakaganda yung matututunan natin dito eh. To sabi niya, therefore I cast you as profane and I have destroyed you, O covering cherub. Kaya yun, kinast out siya ni Lord. Your heart was filled up. Ibig sabihin, sobrang kayabang because of your beauty. Mayabang na siya.
Pagkatapos, you corrupted your wisdom. Yung binigay ni God na wisdom na pure, yung magandang pag-iisip dahil doon sa pride na nasa kanyang heart at saka sa kayabangan niya dahil sa lahat ng blessing niya, ay nakorrupt yung kanyang pag-iisip. Kaya nga mga kapatid, dito makikita na, sabi niya nga, the battle start in your mind. Kaya pagka meron nang ibinubulong dyan si Satan sa ating pag-iisip, shake it off. In the name of Jesus, ganun ka-powerful yung ano ni Lord, yung pangalan niya. May power sa pangalan ni Jesus. Kaya shake it off. Tapos, dapat meron ka rin ano, yung will mo na i-cast out talaga yun. At huwag mo na isipin, huwag mo nang balik-balikan, di ba? Oh, tapos sabi niya, dahil doon, yun na. Nagkaroon siya ng kasalanan, nakorup yung kanyang pag-iisip. Yun si Satan. Tapos, ito pa, sa isa pa po, sa Isaiah 14, verse 12 to 15, dito makikita, dinidescribe kung ano yung kayabangan ni Satan. Ano yung nagkorup sa isip niya. Dito makikita niya, makikita natin, sabi niya, how you have fallen from heaven, O star of the morning. Biro mo yun ang ano sa star of the morning. Son of the dawn, you have been cut down to the earth. You who have weakened the nation. Isa yun sa ginugol ni Satan, to weaken the nation. Oh. Tapos sabi niya, you said in your heart, I will ascend to heaven. But ganun na nga yung nangyari sa kanya. Sabi niya, but you said in your heart. Ganun na nga yung nangyari sa kanya, pero sinabi niya pa sa puso niya na I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. Talagang gusto niyang kalabanin ang Diyos. And I will sit on the mount of assembly in the recesses of north. I will ascend above the heights of the cloud and I will make myself like the Most High. Never the, yun yung pinaka ano ni Satan, what he wants to be. At ginugol niya. Kahit na nakas down na siya. Di mo, parang hindi siya nagsisi. Siguro kung nagsisi siya, sa bait ni Lord, mapapatawad siya eh. Para sa akin na, kasi ganun ka loving si Lord, di ba? Pero hindi. Sobrang ma-pride siya, sobrang talagang believe na believe siya sa sarili niya. Kaya nga sabi ni Lord, di ba? God opposes the proud but gives grace to the humble. Kaya huwag po natin gayaan si Satan. Let us all be humble in everything. Yung sa dami ng mga biyayang binigay niya sa atin, dapat nakikita natin na galing sa Panginoon yun at wala tayo kung wala siya. Si Satan talagang kiniklaim niya parang magaling siya, maganda siya, kayang-kaya niya na, may sarili siyang pag-iisip, pero ginamit niya lahat pang sarili niya. Oh. So yun po yung story ni Satan, yung goal niya, ngayon ang character naman niya. Dahil sa galit na galit siya at gusto niyang i-overthrow si God, tayo bilang mga anak ni Jesus ngayon considered po na talaga tayo, meron tayong asterisk yung mga pangalan natin na ayan, kailangan matalo yan, alam niyo yun. So ano ang character ngayon ni Satan? Napakadami rin pong sinabi dito na pinag-aralan namin noon. Unang-una sa Revelation 12:7, he was called the accuser. Accuser po siya. Alam niyo yung kwento ni Job? Yung he is going to, pumunta siya sa earth, tapos sinabi ni Jesus, ni God na, nakita mo ba si yung anak ko? Yan ay blameless. Sabi pa niya kay Job. Sige, ano mo? Ano yan? Hindi yan totoo. Bigyan mo yan ng tanggalin mo lahat ng blessing mo dyan. Tanggalin mo, bigyan ko ng lahat, pati sakit, pati everything. He is the accuser of God's children. Pangalawa na sinasabi dito, alam niyo po ba na he is the tempter? Kaya nga sabi niya, temptation does not come from the Lord. It comes from the devil.
ang proof po natin dyan ay yung si Jesus Christ, He was tempted by the devil. Diba? Tempter siya. Kaya anything na nagtetempt sa'yo, kailangan alam mo, ay, ito, scheme ito ni Satan. O pangatlo, o diba, una, siya ay accuser. Pangalawa, tempter. Pangatlo, sabi niya, dito sa John 8:44, sabi niya, kumbaga, ito sinabi mismo ni Jesus din eh, yung may inaano siyang tao. Sabi niya, "You are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer." Ibig sabihin, murderer, ibig sabihin para nagkukos ng galit sa atin from the beginning, and does not stand in the truth because there is no truth in him. Ibig sabihin, sinabi pa dito ni Lord na whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature. Natural niya na yun na sinungaling. For he is a liar and the fathers of lie. Kumbaga, hari ng mga kasinungalingan, yun po. Kaya nga, isa sa sin ng natin, di ba, na isa sa sin na nagkukos, isa sa sin na parating nag-aano sa atin na tetempt na gawin is lying. Napakamaliit lang po kasi na bagay yun na pwedeng sabihin ni Satan sa'yo, oh, kunti lang naman. Di po ba? Pero yan, lying is from Satan. Kaya po, bago kayo magsinungaling, is alalahanin nyo na anak kayo ni Lord. Hindi kayo anak ng devil. Don't lie. Oh, let us ask God for that grace. Let us not lie. Di po ba? O, tapos, ito pa. Eh, ito pa lang si Satan, ano rin, talagang magaling sa pag-craftiness, sa deceiving. Naalala niyo po ba? Ito, sabi niya sa 2 Corinthians 11:3. "But I am afraid that a serpent deceived Eve by his craftiness. Your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ." Ibig sabihin, yan si Satan, ano, may mga tactics yan. Alam niya kung paano kanya isway para yung pag-iisip mo hindi maging pure. Alam mo yung parang, ang tawag doon pagka sinasabi yun sa word natin, yung pagiging pure mo eh, mahaluan ng konti, yung parang nag-compromise ka. Oh, kaya tinuturoan niya tayo mag-compromise. Ay, tingin niya ta. Ano naman, pagbigyan mo na, mas matanda yan sa'yo, mga ganun. Magaling siya dyan, magsalita sa atin na hindi ka maglalay, pero magko-compromise ka naman. O, nagsabi ka nga, pero nag-compromise ka naman. O, yan ang mga character ni Satan na tinuturo niya sa atin. O, what else? Sabi niya pa dito. O, to. Meron pa siyang, sa 2 Corinthians 11:14, sinasabi niya doon na nagdi-disguise po yan si Satan. At kahit sino pwede niyang gamitin para makadisguise siya. Sa 11:14, sabi niya, "No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light." Kunwari mabait, pero may ibang motive. Kaya, your heart matters, kapatid. Kapag yung heart mo, at alam mo kasi pag yung Holy Spirit mag-speak sa'yo, meron kang mararamdaman na ay, teka lang, parang mali yun. Kuminsan, tutulong na nga lang ako para may sasabihin, okay lang, para ma-praise yung pangalan mo, ganun. Ganun ang style ni Satan. Kaya sabi nga ni God parang doon sa Bible na, "Be alert and sober, for the devil is like a prowling lion." Yung naghihintay lang siya kapag yung tatimingan ka niya para magkasala tayo. So, yan po yung mga napag-aralan namin sa precept noon na gusto ko lang pong i-share sa inyo. Bakit? Dahil para po alam natin na in compromising, in lying, pagka may nag-a-accuse sa atin na, "Oh, hindi ka nalab ni Lord," mga ganyan, hindi po galing kay God yun. Hindi po galing kay Lord.
at yun po ay galing sa devil. And even your own blessing na binigay ni God sa iyo, pwede niyang gawin para mag-cause ng sin sa sarili mo, to how you, for you to be prideful, tsaka yung hindi, kung hindi ka naman prideful, tamad ka, hindi mo maginagamit yung binigay ni God sa iyo. So sana po mga kapatid, itong natutunan natin ngayon, always remember that in Jesus' name, we have the power to put Satan behind us. Yun lang po sa araw na to, mga kapatid. Be alert and be sober. Salamat po. Mag-pray na po tayo. Father God in heaven, sinulat niyo na po lahat. Sinabi niyo na po lahat sa amin. At alam po namin that these are were written, Lord, to give us instruction, to lead us, for us to know the schemes of the devil. Para po hindi po kami magkamali o magkasala. Salamat po, Lord, sa mga wisdom na to. At higit sa lahat po, Father God, we thank you that in the name of Jesus, we have the power, Lord, para po i-command si Satan to get out of our way, to get out of our family, sa church and everything, Lord, saan man kami, Panginoon. Yung power niya hindi po ganun na mag-aano sa amin, magko-control, kundi kayo pa rin, Panginoon. Father God, we claim that you are the most powerful high God, Lord. And thank you, Lord, dahil alam po namin na kayo mismo yung nagtuturo sa amin to humble ourselves, Lord God. Forgive us for all the pride that we have. And in the name of Jesus, we cast out, Lord, this day, kung meron man kami noon, Panginoon, in Jesus' name. We thank you, Lord. Thank you for this day. Maraming salamat po. This we ask in the most powerful name of Jesus. Amen.